Yo, what's up mga idol? So tara, samahan nyo ako mag-window shopping dito sa Second Street. So isa sa mga sikat na bilihan ng mga second hand dito sa Japan. No? So tara, samahan nyo ako para ma-tour ko rin kayo kung ano ba yung mga gamit na mga nabibili dito, no? Mga second hand. So karamihan talaga dito mga used na mga second hand. So dahil taglamig na, kaya naglalabasan yung mga jacket dyan, yung mga winter jacket. So every season nagpapalit din sila ng mga items dyan. Na diba, mga ganyan, mga jacket. So kapag summer yan kasi, karamihan dyan mga pang summer din. So yan, tingin-tingin muna tayo dito sa mga shoes. So yan. So tulad nito Air Jordan. So pag magandang klase, pag quality rin talaga yung magpinili mo, yan medyo may presyo din. No? So kapag original, ito mga second hand na to, pero ang ganda pa rin, parang bagong-bago pa. Air Jordan. So karamihan dito yung mga second hand ng mga original. So may presyo pa rin kasi original eh. So nagre-range yung price niya ng isang lapad hanggang tatlong lapad, no. So 10,000 to 30,000 yan. Or sa peso, 4,000 pesos to 12,000 pesos, no. So mga original to, no? Yung talagang branded na siya. So tulad nito sa halagang 27,000 yan, no. Ang ganda. So dito naman nakahiwalay yung mga pang budget meal. So dito yung mga rubber shoes o yung kaya ng ano ng nagre-range naman dito ng 1,000 to 10,000 yen. So dito nga ako nakabili ng New Balance na halos ano lang 1,000 mahigit lang. So 2,000 yen kasama na yata yung tax noon, kalimutan ko na. New Balance dito lang din ako yan. So nasa 2,000. Tambahan lang talaga. So, maliit lang kasi yung Second Street dito kumpara sa ibang mga city, sa ibang prefecture na malaki yung Second Street nila. Dito lang so, talaga may tempo na long ano lang talaga siya dito, maliit lang siya. Ukay-ukay. So, maliit lang ang shop. So, tara, lipat naman tayo doon sa Hard Off. So dito na tayo sa Hard Off. So medyo mas malawak kasi to kumpara sa Second Street kasi tatlong ano yung pangalan dito nagsama eh. Hard Off, Book Off, tsaka Off House. So puro off, no. So dito naman puro karamihan dito mga gadget, mga second hand na ano, yung mga instrument. So karamihan dito yung mga amplifier yan, mga piano. So ang mura lang talaga. So problema lang talaga nito. Karamihan ng mga kuryente dyan, yung mga 110. So dito naman mayroong napakamurang drum set, no? Sa so halos ano lang to eh, 4,000 pesos sa atin. So yan yung drum set. So ang sarap sana, ano problema, paano naman madala yan? Tsaka hindi naman tayo drummer, no? So ito yung mga ano naman dito, mga amplifier, mga speaker. Siyempre hindi mawawala yung mga game. Siyempre yan, PS4, PS3, yung mga gamit na. May PS2 pa nga dito. Mga arcade, mga Game Boy. So, ang daming mga game dito. So karamihan kasi sila yung nag-original lang ano eh, ng mga game. So Japan.
So yan, ganyan lang ginagawa namin dito, tingin-tingin kung may mga bagong lagay. Kasi halos araw-araw din kasi merong nagdadala dito ng mga Japanese na mga gamit nila, na mga pinaglumaan, mga pinagsawaan na mga laruan, ganun. Mga damit, mga gamit na sa bahay. So karamihan dito binabagsak, ay mga gadgets, mga tools, so ito, mga gamit sa bahay. Kaya karamihan din dito mayroong mga camera, mga lumang camera, mga old model, saka mga lens. So wala akong idea sa mga camera na to, kaya natingin-tingin lang. At syempre hindi mawawala yung mga bala ng mga PlayStation dyan, bala ng Xbox. So dito yun naman yung mga second hand, yung mga talagang pinagsawaan na ng mga player. So syempre hindi rin nawawala to yung anime figures, syempre yung mga toy collection, mga mahilig din yung mga kabataan dito maganay mag-collect ng mga anime figures, no? So, napakaraming mga ano, mananawa talaga yung mata mo. So ang sarap nga bumalik sa pagkabata dahil karamihan talaga dito yung mga toy collection, yung napakarami. So marami rin mga airsoft dito, no? Mga toy guns. So ang problema lang ito, bawal ito mag-box, bawal iuwi. So kaya yun, tingin-tingin lang. So ang sarap sana mag-uwi na ito kahit isa lang sniper. So, isang lapad mahingkit lang. So bawal eh. So talagang stricto dito sa Japan. Bawal maglaro niyan dito. Baka mayari tayo. Sa mga kababaihan din, siyempre hindi nawawala itong mga luxury bags, na mga talagang ano bang sikat na brand yan, yung LV, no? Talagang ang mahal ng presyo. So meron dito itong mga mamahalin din ng mga gamit, tulad nito mga Bulgari na mga Rilo. Meron din talagang ano dito, talagang mga branded na ano, so, nakahiwalay siya. お取りしております。ぜひ当店をお進みください。
続きご案内いたします。番号札 C の561番でお待ちの皆様、車体が終了いたしましたので、ご覧のレーチャーや本日ご来店誠にありがとうございます。本当ワンピースを、これのプライスに2000bentuk Zoro. Yung mga pamengwit dito, magkano naman ang mga persiwan dito ang dapat? Mga pamengwit dito. So yun. So ganyan yung ginagawa namin, ikot-ikot lang kami dito, tingin-tingin kung ano bang meron dito sa Hard Off, kung ano bang nabibili Second Street, tingin-tingin. So yun yung gawain namin dito, no? Nag-window shopping. So ano lang. So sinare ko lang, no, para at least parang nag-window shopping na rin kayo, no? So pasensya na sa camera malikot kasi nakakabit kasi yan sa dibdib ko, no? So yun, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat and God bless all. And like and comment lang sa ating video. And syempre, ipa-follow nyo na rin. And maraming salamat sa inyong support, mga idol. And yun lang. And peace out.